Capricorn Zodiac Sign, Nobyembre taong 2022. Sa lahat ng kaibigan kong Capricorn, mga ipinanganak sa pagitan ng 22 ng Disyembre at 20 ng Enero. Ang mensaheng ito ng buwan mula Nobyembre hanggang Disyembre taong 2022 ay may kinalaman sa iyo. Ngunit bago ka magsimula, mangyaring pindutin muna ang thumbs up sa ibaba ng video at pagkatapos ay mag-subscribe. Salamat, at narito na tayo. Para sa ilan sa inyo, sinusubukan mong lumaya mula sa isang sitwasyon o isang relasyon na nakakalason, o kahit na naging nakakalason. Ito ay malinaw na isang bagay na mahirap pang asiwaan. Ito ay isang bagay na nagdulot sa iyo ng malaking halaga sa mga tuntunin ng enerhiya at oras. Ito ay isang sitwasyon na nagpapagod sa iyo. Marami kang pinaghirapan. Malapit ka ng makalaya. Para sa marami sa inyo, maaaring ito ay isang tatsulok. Maaaring tungkol din ito sa pagbabalik, para ay konekta ka muli sa isang taong nasaktan mo sa nakaraan. Ito ay isang sitwasyon na gusto mong ayusin. Para sa ilan din sa inyo, maaaring ito ay isang pagkagumon o pagkagumon na sinusubukan mong kumawala. Ito ay isang bagay na matagal nang nagkasala sa iyo. Maaaring nakaranas ka ng mga titig at chismis mula sa mga nakapaligid sa iyo dahil dito. Maaari rin siyang malinaw na magkaroon ng isang paghahayag na mayroon ka o ibinigay sa iyo. Naghahanap ka na ngayong umalis sa pagkagumon na ito, maaari rin itong maging sexual, emosyonal o affective. Para sa ilan sa inyo, malinaw na may isang bagay na matutuklasan mo sa iyong circle of friends. O, natuklasan mo na ito. Ito ay isang bagay na hindi mo magugustuhan, o kahit na hindi mo gusto. At para din sa ilan sa inyo, baka may nasaktan talaga siya. Isang taong binaygo mo, isang taong iniwan mo, dahil kailangan mong i-juggle siya at ang ibang tao. Ito ay isang sitwasyon na kailangan mong harapin. Ngunit siya ay isang tao na tila walang gusto, at marinig mula sa iyo ngayon. Para sa ilan din sa inyo, nakulong ka sa dobleng buhay. Maaring ito ay isang romantikong pag-iibigan kung saan mayroon kang pagkagumon. Ito ay isang pag-iibigan na sa parehong oras ay sentimental ngunit ito ay iniugnay din ng isang propesyonal na pakikipagsosyo. Ito ay isang lihim na relasyon. It's a affair na sinubukan mong tapusin, pero babalikan mo pa rin, dahil hindi ka makakawala dito. Maaari rin itong maging isang relasyon sa isang tao sa iyong circle of friends. Kahit na ikaw ay nasa isang relasyon, opisyal na kasal at may mga anak. Mayroon ka ring sentimental at lihim na relasyon sa taong ito sa iyong circle of friends. Ito ay isang bagay na hindi mo matatakasan. Siguro dahil sa isang romantikong addiction. Siguro dahil sa pagkagumon sa sex. At dahil na rin siguro sa financial dependence. At para sa iba, maaaring ito ay isang pakikipagsosyo sa negosyo sa ibang tao. Ang partnership na ito ay kasalukuyang nakakaranas ng ilang maliliit na problema na kailangan ninyong pamahalaan ng magkasama. Sinusubukan mo kahit papaano na malampasan ang mga ito. Para din sa ilan sa inyo, maaaring ito ay simpleng pagkakaibigan sa simula, na nagkaroon ng sentimental na proporsyon. In the end, she became an affair, so you are looking to break free. Ito ay kadalasan dahil pareho kayong kasal sa kani-kanyang partner. O dapat isa sa inyong dalawa ay kasal na. Para sa marami sa inyo, ito ay talagang kakaibang relasyon. In the sense na parang magkakilala ang dalawang mag-asawa. At sa dalawang nasangkot sa pangangalo niya, maaring may mas bata siya sa isa o mas matanda ka sa kinaaanyayahan mo. Kilalang kilala mo ang ibang partner ng taong ito.
Maaring kahit na ang kapareha ng taong ito ay personal kang kilala o alam ng iyong dapat na pakikipagtulungan. Ngunit ito ay isang nakatagong kwento kung saan mayroong isang propesyonal na pakikipagtulungan bilang isang dahilan. Ito ay isang kwento na walang hinaharap, sa kahulugan na walang opisyal na pangako at kahit na sa mahabang panahon. Ang kwentong ito ay kakaibang sekswal at matindi para sa magkabilang panig. Para sa ilan sa iyo, tungkol sa propesyonal na larangan, kung kailangan mo ng pagtaas, o isang bagong kontrata na mas mahusay, kailangan mong maging mas kapani-paniwala, upang makuha ito at magtatagumpay ka. Para sa ilan din sa inyo, kung ito ay nasa propesyonal at lalo na sa larangan ng komersyo, maaaring kailanganin mong harapin ang mga pagsasaayos ng buwis. Malinaw na may isang bagay na sinusubukan mong tapusin ngunit palagi kang bumabalik dito, sa huli ay babalikan mo rin ito. Ang mensaheng nakadetalye sa itaas ay ilalapat sa mga taong may tanda ng Capricorn sa buwang ito mula Nobyembre hanggang Disyembre taong 2022, kung hindi, marami na sa kanila ang nagsimula ng makaranas nito. Salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng video na ito. Ngayon, kung hindi mo pa nagagawa, huwag kalimutang i-hit ang thumbs up sa ibaba ng video para magustuhan ito. Pagkatapos ay ibahagi ito, at mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang iba pang mga palatandaan ng astrolohiya. Maraming salamat! At magkita-kita tayo sa susunod.